Kihiga yan. Kihiga ba yan? Oh. Well, got it. Oh! And Coach Yayo Alcoseba already crossing the half-court line. Here's Poligrates. Eloy Poligrates. Marahil napanood o narinig mo na ang pangalang yan sa mundo ng Philippine basketball. Entertaining at talentado, pero bakit hindi nagtagal sa PBA? Kamusta mga kadribol? Sa ating episode ngayon ay pag-uusapan naman natin ang manlalarong minsan nang bumastos noon kay Poli, Calvin Abueva at PBA MVP Junmar Fajardo. Patunay nga sa tinden ng basketball skills nito ay nang gumawa noon ng 67 points at nagtala ng 11 3-point shots. Halika, samahan mo akong talakayin at alamin kung gaano nga ba kahusay ang the professor ng PBA, si Eloy Poligrates. Pero bago tayo magpatuloy, ay pakilike naman ang video na ito at pakihit na din ang subscribe button, pati na ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod natin mga videos. Salamat! Tubong Poro Cebu ang 6-foot combo guard na si Eloy Poligrates. Nagsimula naman ang basketball career ni Eloy nang maglaro ito sa Sesafi para sa koponan ng Southwestern University. Ilan nga lang sa mga kabatch ni Poligrates sa Sesafi ay sina Greg Slaughter at Junmar Fajardo na parehas na nagkaroon ng magandang PBA careers. Taong 2009 ay nang natuldukan naman ang stint ni Eloy sa SWU matapos mapatawan ng Sesafi ng lifetime ban dahil umano sa paglalaro nito sa ligang labas. Inamin nga noon ni Poligrates na isang buong linggo niyang pinag-isipan kung itutuloy pa ba ang pagbabasketball o umuwi na lang sa kanila at magtanim ng mga gabi. After ngang mapatalsik sa Sesafi ay itinuon na ni Poligrates ang atensyon nito sa Liga Pilipinas. Dahil naman sa angking galing sa basketball ay napansin at napasama na nga si Eloy Poligrates sa PBA D-League team na Cagayan Rising Suns. Mabilis, mahusay at may entertaining na dribbling skills ay kaagad na naging fan favorite sa PBA D-League si Eloy Poligrates. Bukod nga sa mga fancy plays at fancy dribbles ay malaking tulong din si Poligrates sa kuponan nito na meron nga noong averages na 12.6 points, 3.6 rebounds, 3.1 assists at 1.8 steals per game. Nagbunga naman ang pagtsatsaga at mga sakripisyo ni Poligrates matapos itong kunin ng talk and text noong 2013 PBA draft bilang kanilang 27th overall pick. Sa draft class ngang ito ay ilan lang sa mga nakasabay ni Eloy sina Raymond Almazan, Ian Sanggalang, Greg Slaughter at the bro Terrence Romeo. Habang naglalaro para sa talk and text ay ipinakita naman ni Eloy na pang PBA talaga ang laro nito. Bukod nga sa tinden ng basketball skills ni Poligrates ay isa ding aspeto na lumutang dito ay ang tila hindi natatakot kahit sino pa ang nagbabantay sa kanya. Sinabi nga ni Jason Castro na fit ito sa koponan nila at inaming halos kaparehas nga daw sila ng playing style. Sa kanyang unang PBA game at sa harap pa mismo ng mga kababayan at mga kapamilya sa Cebu ay ipinakita ni Eloy na belong talaga ito sa PBA matapos magtala ng 13 points at tulungang manalo ang talk and text. Sa unang PBA game naman ni Eloy sa Araneta ay nakakatuwa nitong kinwento na naligaw ito at nagpaikot-ikot ng halos 2 oras kahahanap sa Araneta dahil bago pa nga lang sa Manila. Sa pagpasok naman ng taong 2014 ay mula sa playoff bound na talk and text ay biglang vacation mode na si Poligrates matapos ma-trade papuntang Air 21 na nasa dulo ng standings. Nang ma-acquire naman ng NLEX ang prangkisa ng Air 21 ay isa si Poligrates sa mga inabsorb nito ngunit agad ding na-trade papuntang Kia. After ng stint sa Kia ay dito na tuluyang naglaho sa PBA si Eloy Poligrates. Sa buong paglalaro nga sa PBA ay nasaksihan ng maraming PBA fans ang bilis, husay sa basketball at lakas ng loob ni Eloy Poligrates na kahit pa si Napoli, Calvin Abueva at Junmar Fajardo ay hindi nito inatrasan. Dahil naman sa pagiging entertaining, crafty at flashy player ni Eloy ay minsan itong nahambing noon sa sikat na si The Professor. Ikaw kadribol, tingin mo ba may pagkakatulad silang dalawa? After ng stint sa PBA ay bumalik sa PBA D-League si Poligrates at naglaro para sa koponan ng Cafe France kung saan naging malaking dahilan ito para talunin ang happy
at kunin ang 2015 PBA D-League title. Ilan nga lang sa mga tinalo noon ni Poligrates na gumawa din ng pangalan sa PBA ay sina Nico Elorte, Chris Newsom at Troy Rosario. After naman ng stint sa Cafe France at sa koponan ng Euromed sa PCBL, ay ilang taon ding nagligang labas si Poligrates sa mga lugar ng Cebu, Bohol at Mindanao. Taong 2019 ay sa MPBL naman naglaro si Eloy para sa koponan ng Cebu Sharks, pero sa kagustuhang makabalik sa PBA ay iniwan nito ang Sharks at naglaro para sa PBA D-League team na Marinerong Pilipino. Sinabi nga ni Eloy na hindi pa umano matured ang focus nito sa game noon, pero ngayon nga ay magsusumikap at pagbubutihan umano nito makabalik lang sa PBA. Mukhang isinapuso naman ni Eloy ang sinabi at matapos nga mag-average ng 21 points, 3.1 rebounds, 3 assists at 1.6 steals ay tinanghal itong PBA D-League MVP at dinala ang koponan sa finals pero tinalo nga lang ng St. Clair. Dito din gumawa ng PBA D-League record si Poligrates matapos magtala ng 67 points at pumukol ng 11 3-point shots. Tila hindi naman sapat ang MVP award at 67 points D-League record ni Eloy dahil hindi pa din ito napapansin ng mga PBA teams, kaya nagpa siya na lang muna na bumalik sa MPBL at maglaro para sa koponan ng Valenzuela. Sa pagpasok naman ng taong 2020 ay lumutang ang pangalan ni Poligrates matapos nitong arestuhin dahil umano sa pananakit sa ex-girlfriend, pero kaagad din namang napalaya matapos iatras ang kaso. Bago mahinto ang mga laro ng MPBL dahil sa nangyayaring pandemic ay parte nga si Poligrates ng MPBL team na Rizal Golden Coolers. Maraming nanghihinayang kay Eloy at maraming nagtataka kung bakit kahit magaling at maganda naman ang basketball skills ay hindi nagtagal at hindi pa nakakabalik sa PBA. Dito na nga pumasok ang sinabi noon ni Junty Valenzuela na kailangan lang bawasan ni Poligrates ang pagiging showman at mag-focus lang sa laro dahil minus fancy plays ay napakahusay umano nitong manlalaro. Tama nga si Junty. Kung mas nag-focus lang sana si Poligrates sa kaya niyang iambag sa kupulan nito, ay malamang nakikita pa din natin si Eloy sa PBA dahil pang PBA naman talaga ang galaw at laki ng dibdib ni Eloy Poligrates. Ikaw ka, Triball, ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit hindi nagtagal sa PBA si Eloy Poligrates? Shoutout nga pala sa nag-suggest ng topic natin ngayon. Shoutout din sa lahat ng mga bago at solido nating mga subscribers. Salamat sa inyong suporta, mga Katribol. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, ay paki-like naman ang video na ito. At kung hindi ka pa nagsusubscribe, ay paki-hit na din ang subscribe button, pati na ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod nating mga videos. Salamat sa panonood. Ito nga ang Basketball Ace at aga sa mga susunod nating mga videos. Salamat!